Magandang gabi mga viewers. Ako po si Papa Ed. Oras po ng alas 10. Gusto ko pong samahan niyo ako sa nalalapit na paglandfall ng bagyo. October 31. Kinabukasan po ay undas. Ayon po sa balita, sobrang lakas po ang bagyong ito. Kaya minabuti ko pong share sa inyo ibahagi ang dilim ng kalawakan ng kalangitan upang mabantayan po natin ang parating na bagyo. Samahan niyo po akong manalangin na sana po ay hindi tumuloy ang bagyong masayang malakas. Gabayan tayo ng Panginoon. Sana huwag natin pagayaan ipagkalob ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na po sa mga malapit sa mga dagat. Ang kababayan natin ay labis na nagkaalala dahil po sa lakas ng bagyo. Kaya mga viewers, samahan niyo akong manalangin na sana pag landfall po ng bagyong ito ay hihina. Kaya mga viewers, manalangin po tayo. Samahan niyo ako sa gabing ito. Anyway, huwag ipahintulot ng ating Panginoon nang bagyong ito ay pipinsala na naman sa ating bansa. Kaya mga guys, bantayan po natin. Madilim na po ang kalangitan, ang kalawakan. Sanhi po na parating na bagyo. Halos taon-taon po bago sasakit ang undas ay lagi na po natin nararanasan ang ganitong kalamidad. Ang kalamidad na ito ay hindi natin napipigilan, kundi ang Panginoon na lamang ang siyang makapagpipigil. Kaya magdasal po tayo ng taimtim sa ating kaligtasan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya mga viewers, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino dito sa bansang Pilipinas, panalangin natin, lalo na po sa ating mga kababayan na madalas dumadaan ng bagyo, lalo na region parting Mindanao, yung kadalasan dumadaan ng bagyo. Kahit Isabela, Abay, Bicol Region, Metro Manila. Kaya, mga viewers, ako po pa rin na nanawagan din sa inyo na sabay-sabay po tayong manalangin ang kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Ikalog po ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na po sa madadaanan ng bagyo ito. Panginoon, huwag pong paintuloy. Panginoon, muli, nanawagan po kami
sa oras ng paglampo ng bagyong ito. Amen.